Kaugnay naman po sa komento ng Pangulo sa susunod na Chief Justice, makakapanayin po natin si Attorney Rowena Daroy-Morales ng University of the Philippines. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Hello, magandang hapon, Connie. Yes. Reaction lamang po ninyo dito po sa sinabi ng Pangulo na dapat hindi politiko ang susunod na magiging Chief Justice. All right. Naintindihan ko po kung bakit nasabi ng presidente kung bakit hindi dapat politiko. Ngunit ako'y nababahala at hindi ko naman maintindihan. Ngunit meron naman yung president, no? Ibig sabihin nangyari na dati na mukhang meron yata siyang konting bias against women nung sinabi niyang hindi pwedeng babae. Yun nga po ang susunod kong itatanong sa inyo, ma'am, eh. Dahil doon sa politiko, sabi niyo nga, naintindihan niyo, pero doon sa sinasabi nga na hindi dapat babae, marami ho ang nag-react, syempre pa, dahil parang sexist remark daw ito. Ano hong tingin niyo dyan din? Opo. Noong una ko narinig yan, ako'y gusto ko nga sana intindihin na hindi politikong babae. I try to understand that. Hindi na politiko na babae. But it looks like hindi politiko or babae, which is very, very alarming. Naintindihan naman po natin na ang babae, nagkaroon naman po tayo, no, ng dalawang presidenteng babae. At wag na sasabihin na hindi qualified ang isang babae. Pangalawa, napaka-importante pong malaman ng buong bansa, ng lahat ng kababaihan at lalo na ng mga kalalakihan na ang babae ay kapantay ng lalaki sa maraming bagay. Totoo po na may mga difference. There is a difference, no, between a man and a woman. For one, only a woman can give birth, right? Yes. But in many other aspects, only a woman can do other things and yet equal naman po sa kalalakihan. So napakalaki pong insulto ng sinabi ng presidente na huwag pong babae. Kayo ho, bilang abogado rin siyempre na babae, ano? Siyempre meron tayong kanya-kanyang opinion po na sa dun sa sinabi. Pero marami ho ba talaga dyan sa propesyon na ginagalawan niyo po na siyempre dominado rin ng mga kalalakihan? Yung parang may ganyang opinion din ng katulad ng sa Pangulo? Nahihirapan ho ba yung mga babaeng mga abogada? O dyan po sa larangan, sabihin na natin ng korte? Ay, hindi naman po nahihirapan, no? Sa sarili kong practice, hindi ko pinababayaan na ang babae will occupy a lesser position or a lesser advantage or no advantage at all. In fact, sa profesyon namin, mas nakikita pa nga na marami ding mga lalaking abogado, marami ding mga lalaking guest na nagbibigay ng atensyon at respeto sa mga babae in the same way as they do men. Right. Except na may mga exceptions po. And mawalang galang na po, ang mga exceptions po ay yung mga medyo hindi ganong kabata na kung saan siguro ay lumaki sila sa itang kultura na pinaniwalaan nila na mas nakalalamang ang lalaki. Mas nakakaintindi po ang mga babae, ang mga lalaki ho na hindi ganun katanda ngayong mga panahon. Ito po, dahil nabanggit niya ho yung mga qualifications dapat na sinasabi nga ho ng Pangulo na magkaroon ng isang Chief Justice, dapat karespe-respeto at nire-respeto kung baga nung ilan pa. Kayo ho, ano ba talaga dapat ang yung sinasabi nilang siniset ng Judicial and Bar Council ng mga qualifications sa isa pong punong magistrado? Totoo naman po na ang isang magistrado ay dapat naman pong may integridad at nirerespeto. At wala hong kinalaman ng integridad at respeto sa pagiging babae o lalaki. So hindi ho dapat ipagsama yung dalawang yon. Ito naman po yung opinion nyo lang din po sa resolusyon naman ng Senate Minority Bloc kung saan iginigiit nila sa Korte Suprema na Kongreso lamang talaga ang may kapangyarihan magpatanggal po sa impeachable officials gaya po ng punong magistrado. Impeachment po lang? Hindi ho, magkaiba ho yung dalawa eh. Ang ibig sabihin ng kuwaran to, hindi umupo in the first place kasi walang kwalifikasyon o kulang sa kwalifikasyon. Ang impeachment, nakaupo at tatanggalin sa kanyang kinauupuan. Ang logic po ng Senado, ano ho yan eh? Nakikita ho natin at the end of the day, ang gusto nilang mangyari, kung sino man ang gusto na may mangyari, is to get her out of office. Now, whether it's through impeachment or co-waranto, is a matter of strategy. Di ba? Nagbibilang yan. Ilan ba sa Supreme Court ang pwede nating makuha para makakuwaranto? Para ang ibig sabihin, hindi dapat siya umupo in the first place. At ilan ba kaya sa Senado ang makukuha natin kung sakali, kung tayo ay mag-impeachment? So which is the better remedy sa strategy ng gusto natin?
palagay ko, eh yun din ho ang inisip. Kagaya ho ng mga abogado, pag nag-iisip sila, gusto nila malaman, gusto nila may nakikita silang bottom line. Paano tayo makakaabot sa bottom line na yun? Pero attorney, sinasabi niya... yun ang batas. Opo. At ang batas naman po, always works within the reality of things around and how the law will be applied. Mm-hmm. Pero sinasabi nga po nila, unconstitutional ang idaan sa kuwaranto petition. Ano? Dapat talaga sa isang impeachable official through ito nga, impeachment court. Meron din po naman mga nakalagay. May nakalagay din at makikita din naman po na sa Rule 66 kung saan may kuwaranto, hindi naman ho sinabing exclusive, no? Na yung mga opisyal na impeachable at nakalista naman doon, mm-hmm. or rather, na pwedeng matanggal sa kuwaranto ay hindi pwedeng tanggalin. Hindi ho yata pwedeng i-discuss yun dahil hindi nga ho pareho. Mm-hmm. Alright, ganun ma'am. Po. Yun po, ano, at magpapasalamat na po kami sa inyong pong pagbibigay sa amin muli ng inyong pong oras at of course your thoughts on these issues. Thank you very much, ma'am. Thank you po. Yan po naman si Attorney Rowena Daroy-Morales ng University of the Philippines.